So I have given you a good morning, class. I have given you a problem very similar to this. The only difference is that this one is about cooling of the or refrigerating of the strawberries. The other one, yung binigay ko sa inyo, ano yun? Anong prutas yun? Apple, sir. Apple. Oh, sige. Oh, di ba, siyempre, pag alam mo pa palamigin yung strawberry, siguro alam mo rin palamigin yung apple o mangga, di ba? So, tingnan natin dito na para may guide lang kayo. Mabilis lang naman to. 500 kilogram of strawberries will be chilled from 27 degrees centigrade to 5 degrees centigrade using ice. So, pag sinabing using ice, anong klaseng refrigeration to? Ice refrigeration. Oh, ibig sabihin, ice refrigeration. Gagamit ka ng refrigeration. Gagamit ka ng ice para palamigin, no? Hindi to yung steam jet or absorption or ammonia, whatever. Hindi, ito ay ice, no? So ice ang gagamitin natin. Ngayon may tanong dito, class. There's a question here. Will 100 kilogram of ice at negative 2 degrees centigrade be enough to cool down the strawberries? No? So first thing, ilatag natin yung mga given, no? Para mas maganda. So gamitin ko na lang tong available space dito. What do we know? What are the known data? So known data are called given. Mass of strawberry. So mayroong mass o bigat ng strawberry, no? So yung mass of strawberry, no? Strawberry. Ganito na lang. Is what? 500 kilogram. Ngayon, 27, tapos, ano yung 27? Temperature, di ba? Temperature initial ng strawberry, 27 degrees centigrade. Ngayon, yung target natin na final ng strawberry ay temperature final of strawberry ilan? 5 degrees. 5. Pinag-yellow ba natin yung ano? Pinag-yellow ba natin yung strawberry o hindi naman nakarating sa pag-yellow? Hindi. Hindi naman, no? Kasi siyempre, pag nag-yellow yung strawberry, baka, di ba, pag sinerge nyo, baka negative something or, di ba? So hindi nag-yellow kasi nga chilled lang eh, chill. 'Di ba? Chill lang, chilled. Ngayon may tanong dito, there's a question here, will 100 kilogram of ice. So ano yung alam natin sa ice? So ito ay substance, strawberry. Sa kabila ice. Ano naman ang alam natin sa ice? May tanong, 'di ba? Halimbawa, yung mass of ice, ibig sabihin na, hypothetical lang, no? Hindi naman sinasabi na ito yung kailangan or ito yung sapat. Ang tinatanong is, tama ba to o sapat, no? Halimbawa, kung meron kang 100 kilogram, sapat ba yun, no? Yun ang tanong ng problem. At negative 2, ano yung negative 2, class? Temperature? Initial. Temperature ng ice. Negative 2 degrees centigrade. Be enough to cool down the strawberries. Oh, yan lang. Yan lang yung mga given. Ngayon, sa mga given na yan, pwede kang makakuha ng mga, ano, ng mga iba pa, no? Halimbawa, dito muna tayo magsimula sa ice, class. Ano ang alam nyo sa ice? Ano ang pwede nyong malaman sa ice? Yung? Specific heat ng ice. Ilan yun? Ilan? Kalahati ng water, no? 2.01. 0.7. Tingnan natin dito. 0.7. Ano ba? Specific heat ng water. Nakikita ba? Specific heat ng water from 0 to 150. 4.1289 daw. 4.1289 din. Kasi bagong research to. Now, anyway, yung dati na lang natin na ginagamit para medyo convenient tayo. 187. Okay na to? 7. Anong ano na to? Opo. Kilojoule? Water po yata. Kilogram. Ay, ano ba to? Sorry. Water yan, sir. Water pala to. Ano? Yellow. Divide 2 po. Divide 2 po, sir. Opo. Divide 2. Yellow. Asan na yung yellow natin? Specific heat.
Specific heat of ice 2.108 kilojoule per kilogram, no? Kahit 2.1 na lang, no? Over 2.1. So wala to, yeah, sorry. 2.1 natin para kumpleto, sir, 2.10. Oh sige. Buuin natin 2.108 kilojoule per kilogram. Ano pa? Ano pa ang pwede nating malaman? Dito dapat nating malaman, we have to know yung specific heat ng strawberry. Ay, naman, no. Strawberry. Strawberry. Diba? So, 2.93 pala, sir. Ano, no? 2.093. Yung heat ng ice. Ano, no? Ice ba? Okay lang. Tama na yan, sir. 2.10. Okay na yan. 2.1. Okay, pwede naman yan, sir. Oh, sorry. Kasi mga point, okay na po point yan, something, sir. Something lang eh. So, gamitin na lang natin dito ano, yung specific heat of strawberry, no, 3.98, no, kasi ito yung mga ano. Kasi pa nagbase ka sa mga research, malilito ka, tinan mo dito, ha, may specific research, ay, may nag-research ako, ang specific heat ng strawberry naman dito ay 1.97, no? So, ito muna ang gamitin natin, yung 3.98, no, for the purpose lang ng, ano, ng calculation, no? Saka na natin, anuhin yung iba. So, ito daw ay 3.98, no? I-check na lang natin. Pero for the meantime, ito muna yung gamitin natin. Ano pa yung kailangan natin dito, class? Kasi yung ice mo, negative 2, di ba? Negative 2. Eh, ilang degree centigrade na lang, magiging yelo, magiging ano na to, tubig, di ba? Negative 1, ano pa? Oh, 0. Oh, pag 0, ano nangyari? Pag 0 na yung ano, yung zerong yellow pwedeng maging zerong water, ano na? Ang tawag doon ay latent, equilibrium. So ano pa ang pwede nating malaman or madagdag na ano na property? Kailangan natin yung latent heat of fusion, sir. Oh, latent heat of fusion. Ano pa? Pag naging tubig na, so water na yun, di ba? Water, latent heat of fusion. Sipin ng water. Ano muna yung latent heat of fusion, class? Ilan? 334, tama ba to? 334? 335, sir. 335, sir. 335, sir. 335? 335, sir. O, sige. 335 kilojoule per kilogram. Tapos, since tubig tayo, ano, dapat natin malaman? CP ng water. CP ng water. Ilan? 4? 4.187. 4.187. Kilojoule per Kelvin per kilogram, no? Okay na tayo. Maliwanag yan? Yes, sir. So, punta na tayo sa solving, no? Sa paano solve to, no? So, yan yung mga given kanina. 500 kilogram. Meron tayong, ano, strawberries. Tama ba yung problem natin? 27 o papuntang 5. No? So, pag pumunta tayo sa ano solution, yung solution natin dito, class, we have to start dun sa solution na tinatawag na first law. Ano yung first law? Energy in equals energy out. So, energy in equals energy out. O yung energy daw cannot be destroyed. No? Or yes. Created, it can only be transferred from one form to another. Ibig sabihin, pag pumunta tayo dito sa first, sa top left, yung energy in equals energy out. Yung pag pinasimplify natin to, yung energy, yung heat energy ng ano, strawberry ay maabsorb ng ano? Heat energy ng ice. Ng ice, no? So, pwede ba yung second law rito? Second law? Ano may second law? Yung second law states that the heat flow always flow from hotter body, mas mainit, no? Or high energy gradient up to the lower energy gradient. Hindi pwedeng malamig, no? Kasi by experience, parang by observation, parang kasi pinalamig ng yelo 'yan, yung lamig ng yelo napunta dun sa strawberry. Pero technically, anong nangyari, yung init ng strawberry ay
na-absorb ng ice. Ganun yun, no? Parang sa ref, hindi pwedeng lumalabas yung lamig, no? Hindi, hindi actually, by technical, hindi lalabas yung lamig, kundi papasok yung init o ma-absorb, no? Nang nasa loob yung init, no? Kasi mas galing sa init. Ngayon, dako na tayo sa equation, no? So ito yung side na to, yun yung sa energy ng strawberry. Yung side na to, ito yung nangyari sa saan to? Sa yellow. Sa yellow, di ba? Yung yellow naging 0 degrees centigrade na yellow, tapos napunta sa water, kaya latent. Yung water, oh, meron ding sensible heat kasi may change ng temperature. Yan, no? So, etong strawberry naman, kumpleto na ba tayo rito? Ano ang mass ng strawberry dun sa sample natin? Strawberry, hindi 500. Punta ako. Hindi tayo. 500 kilogram. Strawberry tayo pa lang, ha? Hindi pa tayo. Ano yung specific heat? Ano yung specific heat ng strawberry? 3.98. Oh, 3.98. Hindi ko na lalagay yung ano class, ha? Yung unit para hindi tayo magulo. Ngayon, anong temperature ang involved? Yung initial, ilan? Temperature? 27. 27? 27 degrees. 27. Papuntang? 5 degrees. 5, oh. So, meron ba tayong mass ng ice sa kabilang part ng equation? 100. Ha? 100 kilogram. 100. 100. Bakit 100? 100. 100 kilogram, sir. If lang yun, sir, kunyari, kung sufficient ba yung 100 na kilograms of ice? Yung 100, yun ang tanong. Diba? Eh, may hinahanap. Even po yung 100, sir, mas ice. Yung 100, sir, sabi daw, kung sakto na ang daw, yun, pa yun. Given so, yun, pero, makinig. Equal, sir. Makinig mo na. Pag-iingkwal, natin nahanapin kung ilan yung kilogram. Di makinig mo na, di ba yung 100, yun yung condition, sir. Yun yung patanong. Pero given yun, pero tanong, sabi sapat ba yung 100? So yun ang hahanap, yung tamang kilo ng ice, yun ang hinahanap natin, tama ba? Yes. Oh, tapos yes. Tapos i-compare natin, we have to compare dun sa 100. Ganun lang 'yon, 'di ba? 'Yon. Oh. So, 'yun ang unknown yung ice. So, yung CP ng ice, meron ba tayo? Sabi natin halos kalahati ng yellow, 2.108. Oh, ngayon, anong mga temperature ang involved dito? Temperature ng ice is negative? Negative 2. Oh, negative 2 minus 0. Freezing. Baliktad, sir. Baliktad. Ha? At 0 plus, ano? 0 minus dapat, negative 2. Ah, sige. Para maging positive, ano? Yes, sir. So, 0 yung ano niya, ano, yung final. Kasi mas ano na. Finito. Minus? Negative 2. Minus negative 2. So, magiging positive? Yes, sir. Tama ba? Yan. Okay. So, eto. Itong portion na to, 'di ba? MI 335. Oh. So, mamaya ipa-factor out natin, 'di ba? Kasi pwede mong ilabas 'yan, eh. Common, eh. Common to, no? So, 'yun ang hinahanap natin. So, dito na na-accomplish na natin. Dito na tayo sa baba, na-accomplish natin 'to. Ngayon, itong LF, ito rin 'yon, 'di ba? Ito rin 'yon. LF is 335. Okay na, tama, liwanag hanggang dito? Class? Yes, sir. Oh, tapos, meron na namang ice, di ba? Ito nga yung hinahanap natin. Common to, M-ice. Kaya, finactor out natin, no? So, what is left pag finactor out natin, ito na lang portion na to, no? So, anong CP ng water? Yung kadalasan, 4.187. Yung kadalasan natin ginagamit, 4.187. Okay. So, yung mass, yung hinahanap natin. Freezing ng water, tsaka final, anong lalagyan natin dito? 5 minus 0. 5, no? Bakit 5? Yan yung final temperature, pag yung final, kailangan kasi yung final na temperature na tinatarget natin, tama ba? Yes po. Kasi yes, yung final temperature ng strawberry,
So dapat mag-equilibrium yung final yung temperature ng natunaw na yellow doon, no? Pag natunaw yung yellow is 5, yun naman yung temperature ng strawberry, di ba? Na target 5 minus ano? 0. 0. Oh, kasi yun yung ito yung final, no? Ito naman yung pinanggalingan na 0. No? So 5 minus 0 is 5 lang, no? So ngayon, siyempre, kayang-kaya nyo na yan, no? Mas icy. Algebra lang yan, no? Assuming na tama lahat to dahil ginawa mo ng equation. So we have strawberry, no? Manipulating, we are just computing the mass of ice. We have mass of strawberry, 5 kilogram. Ito, ilan to? 300 plus. Tapos ito, no? Yung initial niya ay, ano yung initial ng strawberry? 27, no? Ito, nakikita yung 27. Ito ay 5, no? Yung final target, no? Ngayon, etong ice, 2.108. Ano yung initial tsaka final dito? 2, di ba? Kasi 2 minus, 0 minus minus 2, no? From 0 minus minus 2, kasi higher yung 0, no? Minus negative 2, kasi mas mataas yung 0 kaysa sa negative 2. So, mag-yield yan ng 2, which is positive. Eto yun. Ano naman yung 334? Ano to? Latent heat of fusion. Ibig sabihin, natunaw yung yelo mula sa 0 degree centigrade hanggang water na 0 degree centigrade. Wala silang pinagkaiba na temperature. Nagbago ng ano? Ng anyo. Phase or form. Mm-hmm. Diba? Or state. Kalagayan, no? So, yung solid naging liquid. Pero, 0 degree centigrade, no? Ngayon, ano naman to? 4.187, 0 tsaka 5. Ano to? 4.187 ay CP ng water. Yung 0 tsaka 5, yun nga yung kanina, no? Yung delta from P. From fusion temp. From fusion. Di ba kasi 0? Tapos, gagawin natin yung sa 5. No? Kasi makakapag-yield tayo ng positive. So, lumalabas, no, kung tama to, assuming na tama to, meron tayong halos 122, no, pag ni-round off mo yan, 122 kilogram. Ngayon, meron tayong isang involved na kilo. Ano yon? Ilan? 100 kilogram na ice, eto 122. Lumalabas, ay sa calculation natin, ang kailangan pala ay 122. Enough ba yung 100? No. Days. Oh, so days. Kulang. Hindi, kulang. So, kulang, X. Kulang. So, David, sabi sa decision natin, 100 kilogram is not enough. Dahil ang minimum... Never enough. Never enough. Anong ang minimum natin ay 122. Okay? So, I'll stop yung sharing. Kayo naman. Diyan naman sa... tapos na tayo sa strawberry. Dako na tayo. Siyempre, dapat matikman natin yung iba't ibang prutas.